Hi guys! Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat. Intro muna tayo guys! Ayan po yung aking content, Adventure Baking OFW's Life. Thank you! Hi guys! Halika kayo, samahan nyo ako ulit. Ako ngayon ay mag-bake. Ang aking i-bake ay banana saging luto. O, di ba? Apple and malongay powder. Ang aking i-bake is chocolate cupcake na inimbintuhan ko. Lalagyan ko siya ng banana, apple, at malongay powder. Gusto ko rin i-share sa inyo. Sana panoorin nyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please, don't forget to click like and subscribe. Thank you, guys! Halina, simulan na natin! Ayan, guys, yung ating ingredients sa ating cupcake. Flour. Cocoa powder. Brown sugar, banana, apple, oil, butter, melted butter, malunggay, baking soda, baking powder, salt, and egg. Ayan na guys, simulan na natin. Ayan na guys, yung ating apple ay tatanggalan natin ng balat kasi ang balat is makunat pag iluluto. Ayan. And then, gagawin lang natin is i-cut lang natin sa maliliit yung ating apple. Bali, i-chop natin. Pwede rin siya malalaking hiwa, pero mas maganda kasi pag maliit kasi hindi siya ganun kahalata. At saka maluto siya ng husto pag maliliit. Pwede rin yata siya gadgarin kaso mas matubig siya pag ginadgad siya. Kaya mas magandang pan. Mas magandang i-chop. Actually guys, imbinto ko lang to. Yung aking ginamit dito is basic chocolate cupcake. Pero na-try ko siya. Tapos okay naman pala. Masarap naman siya. Kaya, ayan, gumawa ako ulit. I-share ko sa inyo. Para magka-idea din kayo. Depende sa inyo kung gaano kadami yung apple. Pero yung sa akin, konti lang yan. Dalawang piraso lang. And then, ang gagawin ko sa apple, ilalagyan ko siya ng konting asukal galing doon sa measurement ko. And then, microwave ko lang siya ng 3 minuto or 3 minutes para maluto siya. Pwede rin siyang i-direct pero mas gusto ko siyang naluto. Ayun yung aso ko maingay. Ayan guys. Simulan na natin yung ating next ingredients, yung saging. Depende rin sa laki. Yun, kung malalaki siya, 3 piraso. Pero pag medyo maliit, 4 na piraso. I-mas mo lang ng husto yung saging. And then, ayan, yung aking apple.
ihalo ko muna yung brown sugar kasi medyo mainit pa siya. So, kaya uunahin ko yung ang sugar or ang asukal para matunaw siya ng husto. And then, yung banana or saging para malumamig yung ating apple. And then, inix na natin yung oil, either vegetable oil or canola oil. And then, tawag dito, margarine or butter. And then, i-mix lang. And then, isusunod ko na yung aking dry ingredients. Isifted ko muna. Kasi minsan magbuo-buo. Mas maganda talaga pag isifted siya. Kasi importante yan pag mag-bake tayo. Kailangan nakasifted yung ating flour. Tapos with baking soda and baking powder. Actually, yung original nito walang baking soda. Pero dahil nilagyan ko siya ng apple, kaya nilagyan ko rin ng baking soda. Kasi ang sa original is baking powder lang. Kasi dinubol ko na rin itong measurement, kaya malamihan. Kasama na rin yung asin dyan sa pag-sifted. And then, huli kong ilalagay yung aking moringa or malongay powder. Pero yung malongay ko, hindi siya really powder, ha. Yung pag-dry lang. Tapos, ano ba tawag yun? Kinumos sa ilunggo. Parang pinisa-pisa mo lang siya para mag-powder. Pero hindi siya really powder kasi hindi siya na-blend. Ganon siya yung ko. And then, ilalagay ko na yung itlog paunti-unti. Hindi ko siya sinabay-sabay. Pero pwede rin isabay kung gusto nyo. Pero sa akin, inunti-unti ko lang yan. Patrip-trip lang yan kung paano maghalo. Basta alam mo lang yung basic way na paghalo. Kaya kahit anong way ang gusto mo dyan. And then, medyo dry siya. Siguro yung itlog ko ba? Hindi yung itlog na hinalo ko, hindi yung itlog ko. Maliit. Kaya dry siya. Kaya nilagyan ko siya ng fresh milk. And then, pag maglagay tayo ng fresh milk or kahit anong milk or yung ibap or kung wala na tubig, kailangan maglagay tayo paunti-unti lang, pag one tablespoon paunti-unti para hindi magbasa. And then, ayan, ready na. Ilalagay ko na sa aking, actually yung ginamit ko hindi pang cupcake na pang tinapay sana yan, pero cute kasi siya, kasi pahaba, o di ba, may cute pa akong alam, kasi yan lang yung available ko na medyo malaki, kasi yung mga cupcake cup ko dyan maliliit, as in pang bata talaga na fan, kaya yan ang naisipan kong gamitin. And then, dapat 3/4 lang ang niya para hindi masyadong puno. Pero yan, medyo puno-puno ko yan kasi dalhin ko siya sa labas. May pagbigyan ako, kaya pinuno ko yan. And then, yung second batch ko lang, ayun yung half na paglagay. And then, yung oven natin, hindi same ang init niyan kasi yung sa akin maliit lang yan. So, ibibake ko siya ng 10 to 13 minutes.
Ayan, 10 minutes na siya. Hindi pa siya ganun ka, nagbabounce pa siya, basa pa siya. So, kahit hindi mo tusukin. Ayan, 13 minutes na. Ayan na siya. Malinis na. Kaya, ready to serve na. O, diba? Hi, guys! Ito na. Tapos na akong mag-bake. Ito yung unang nilagay ko. Punong-puno siya. At yung nahuli is hindi. Pero mas maganda itong maliliit na hindi puno. Ayan. Kasi sa mga bata ba, para mabilis maubos. Pero buksan ko yung isa. Mainit, medyo mainit pag ice. Ito siya. Ayan. Kasi hindi ko to pinuno yung pangalawa kasi para sa mga bata, ubos agad. O, diba? Dito ako sa kusina, ha? Ayan. Hindi siya matamis. Hindi. Dumidikit sa ipin ko. Kaya kung gusto niyo ng matamis, kung mahilig kayo sa matamis, pwede niyong dagdagan yung asukal. Pero sa akin kasi ayaw nila ng matamis dito. Gusto nila yung malalasahan nila yung chocolate. Kaya ito, matabang siya. Kung gusto niyo, yung nakita niyo yung asukal ko, brown, pwede niyo siya dagdagan ng kahit na 1/8 or 1/4 cup na white sugar. Kasi iba ang lasa ng white sugar. Maraming salamat, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutan. Click subscribe. Hanggang sa susunod kong video. Maraming salamat po. Kainan time. Heart. Kabilang ng heart. Takpan yung kilikili. Thank you for watching. Until next time, don't forget to click, like, and subscribe, share. Once again, thank you.